pa rin yung tangan. Labay akong inahan pa. Kumayaan. Apa mga iksoon? Oras na lang. Nalita ko na ko diin. Harong apaw na. Itapok ta sa mga agahong. Harong pagsudong sa 38 katuig sa kasal na ni Bibi o ni Rode. Lamang si Rode ikuha na itong ginoon. Pero unang sa tunan, nato sa tunan, isa pa na si Rode, among isang imahal. Busa, ingat lawa, pasangat pa po si Ginoo, kasi si Indepi, banyang asawa, yung kumbana o mga bata, ang po si Marlis, ang pagkabote niya sa Pilipinas. Labi karon, kusun pa kayo ng pandemya sa COVID-19. Ako doon mismo, ang tampo ko sa ginawa ko ta. Itang pamilya, di ba katawa sa nasod ng Pilipinas, iiway ko ni COVID-19. Kaya lukoy kita. Murag nama ang istawa yung sakit ng pandemya COVID-19. Usa, yung adlawa, di ako, pasalamat nito kasi ginawa ko karon. Kami mga pamilya, managsoon. Nagkatapo kami arong pag timaya o pagsaulog sa kalipay di bisa po ang nasod eh pagsaulog sa katatawag sa katuin sa ilang pagkaginyoon busan din ako tasong nagkang salamat nangyayabok karon ang mga iksoong hingga sa pika kaya mga habay di parene humawi niya na tanan nagkang salamat o may hapag sa tanan chance for you to meet and greet your family. Nadugay na mo wala nang kita, di ba? Tinuod yun na nga, events like this can serve as also a reunion for family. And that family is actually united because they feel that they have to support each other and that is the essence of a family. As I've said earlier, this is actually my first time where I prepare notes and hosting. And I would like to read a note that I prepared. I just wrote it earlier, prior to coming here. Because, maulaw ko nga, dili na kumatagaan justice ang expectation ni Mabrodili and the family. Because this is a very memorable event for them, no? So, the sacrifices, beliefs, and values of parents being implanted to their children will help determine the person they grew up to be. A child is like a sponge that absorbs their parents' thoughts and viewpoints that they will stay with them for the rest of their lives. Obviously, kung giun sa pagpadangko sila sa ilang mga ginikanan, maunay makita nato sa ilang mga anak. And looking at them now, being so successful, makainunta nga maayon din silang pagpadangko sa ginikanan. No? Parents make great sacrifices for the care of their children. Day after day, parents protect their children from danger, attend their cries, and reassure their children after a bad dream. Parents give up many necessities for their children every day. True enough, daghan kay mapalitunon sa ginikanan niya, di na lang nila palitun, and naa sa mga anak. And I'm pretty sure the late Rodolfo and Ma'am Elena, murag maogi po siguro na ilang nabuhat sa ilang mga anak. Nagaghan silang mga gusto pero giuna ang ilang anak, ang pagpa-edukar sa ilang anak, di ba? And according to the poem, Those Winter Sundays by Robert Hayden, the father displays the sacrifices he makes for their children. Grabe ang sakripisyo sa amahan. The father's scratched head at that ache shows that sacrifice, pain, and discomfort for the children. The father takes no thought for his own confront, also sacrificing this own one to the child could wake up the warm house. The father would get up at a blue black coat to make a fire. Muna dapat kung naay mga sakit-sakit sa anak, di ba ang ginikanan di gyud makatulog. Hilantan ang anak di gyud katulog, mabuang o pinangitang tambal o kwarta para patambalan ang mga anak. Pakailang kung pukuan din. The sacrifices of parents made for their children will have impact on them sa ilang mga anak until they grow up and become parents on their own. Ladies and gentlemen, today, we will hear a different love story of the late Rodolfo Habay and Mrs. Elena Habay that will surely leave an imprint in our hearts
to give us and relate to us the narrative of their story, how they started and how they flourished as the family. Please put your hands together to the eldest daughter of the family. A round of applause for Rodely. Una sa tanan, daghang salamat sa atong labaw makatagahong kay. Talagsaon ka ayo ning opportunity na ang duha ka family na ko nga. Ang nandira na ako mabatapok, matapok na ako karon mawalay na wala. Thank you guys ha, tanan nga nagahinog panahon na mami ay akong occasion, katong mga nagbiyahe pa sa layo, katong mga nanadiri, dahan kay salamat nga siguro ang absent pang ubang sa trabaho para mo ani ang occasion. Thank you kaayo. Siguro some of you knew the story of my parents more than I do. Ang ako ang i-taysay ninyo, which is very special and garpo kayo na ako nga isip anak sa kong ginikanan na ako ang istorya mo share sa ilang love story. Siguro hopefully nailigo si Papa Diri o si Mama ng tambong nga nakasaksi sa ilang love story katong gasugod pa lang silang duha. Oh, nailigisad ka mo, ako ko no. Hopefully, mahatagan akong justice ang ilang love story kay. Kining akong isaysay ninyo, base ra ni sa mga istorya sa akong ama o papa po. O sa akong nakita as I was growing up sa among pamuyo. I'm also thankful nga karong lawa among gi-celebrate ang pagbunyag namo ni Kakoy, Rudy Rudy, nga gi-dedicate ni Patrick ang pangalan sa dito sa among amahan, Rudy Rudy Abay. Amo sang gi-celebrate karon ang confirmation ni JD atong 25th, atong 25, amo sang gi-celebrate karon. O amo sang gi-celebrate sa Habay side ang among lola ilang yang birthday atong April 19. So daghani siya kayong pasalamat nga okasyon. Amo na lang gi-roll into one para matapok tang tanan at the same time magkahibamata after being apart, bisag na narata mga silingan na pero tungkol sa kinabuhi nga busy ta usahay, dili ta magkakita-kita. Muna, again, salamat kaayo. I wanna start with that one. Ang among amahan, si Aning Rodolfo Habay, Rodolfo Ocol Habay, nailan siya nga si Rudy Habay, sa kadaghan, o ang among inahan nga si Elena Humawi Di Parini, nagminyo ni atong April 28, 1984. So, nga naroon, total, 38 years. Si Mama, ikawalo, gikan sa kamaguwangan, sa unsi ka managsuod. Si Papa, ikalima, matingala niya ako mga auntie at uncle sa pikas. Giapil akong pinta sa Auntie Kante. Si Papa, ikalima, sa dusi ka managsuod. Si Mama, 17 pa, katong nagminyo sila ni Papa, 18 pa lang siya ng December, anong tuiga. Ang amuang Papa, 20 anyos pa lang po niya, 21 pa lang po siya, anong same year. Naminyo dyan sila og sayo, 17 o 20 years old. O wala naman dyan ka po si Papa, kaya kita naman yun mo, maanyag mo dyan ang mong inahan. Bakit pa ni Papa sa una, wala siya nagdahong nga siya maging kaibiga ni Papa. Nga classmate na si Yaya o si Papa. Niya, matukulos Papa dito, actually, mamailihay akong mama. So nakitaan siya ni Papa sa bailihan. Niya, kay schoolmate sila sa Federal High School. Niya, ang harana-harana ko na mong Papa. Pagharana ni Papa, daghan ni silang dalaga guys. Ubay-ubay man na silang malagsuon. So kailos mama nga, ang ikiga ni Papa, mong yaya nita. Di man di agay, nabihan mo ni Papa sa iyang kaanyag. So, noon na to. Sa kadugayang kuan, harana, kinadaghanan ng harana. Kanya, kawasan pag yung nilulatinong old mice, palubod si Papa o kinadaghanan. Napasagot na gawin niya si Mama. So, fast forward, namin niya silang duha, niya, ipuyo sila dito sa kayataan ni Congressman Angel Carlotto sa Kalulihan. Dito sila nagpuyo, dito sila nagsugod ng pamilya. Natawo ko, September 22, 1985, o niya, pila katuwigi ka na ito, ibarhin sila dito sa mong ipuyo na karoon sa duo sa dalang sa Lawigan. Dito na dayo, natawo si Adong John Philip, June 16, 1989. Anya, isunod na po si Patrick Jason, Atrek, Tata. Natawo siya, July 1, 1991. Anya, for a while, kami, unsi ka tuig si Patrick, usapan na mahuran sa among little miracle si Xavier Ellison. Kanyang pangalan ni Xavier Ellison, ako'y nga hatag-anikay.
Ang among mama, anak nga time, gilayagan, wala gidugo-duga yung panahon niya na balakan ni Mikay. Kabalo na kagana sa bukid, wala tayong mga diagnostics nga matiyag kung sa naitabo Idris Ilaw. So, una-una akong mama nga, basi na siya tumor, kay wala lagi, wala ka wala duga, dugay ka ayaw. Sumuto, nag-ampumi nga unta, okay ra akong mama. And then, we found out nga, mabdus di akong mama. So, when everyone born, ako akong pagka-kuan, pagka-creative, akong gigamit. So, Savior, what pasabot, Savior, mangluluwas. Eli is from Elena, niya son, kaya lalaki na siya, anak ni mama. Anak ni mama yung mangluluwas. So, mauna to, kami from 5, nahimo namin 6. O niya, pagka 23 anyos na ako, nakita po na ako si James, nag-minyo po mi na pumituha ka anak. Niya, after that, si Patrick na ni Newport, ngayon si Babsy. Si Babsy, si John Philip na siya mo ng internal na nickname akong ihatag sa iya. O niya, si Ibib. So, kabalo naman dyan siguro mo na katong, like, sa na-mention ni Hermon, namatay mo ang papa October 2016, October 16, 2020. Wala itong ko kaulit tungkol sa pandemic. So, sakit kayo to sa ako, ha? Siyempre kayo. Dako kay na nga, I mean, any child would wanna be there kung ina na nga pangitabo ngayon ang ginikanan ng italimutaliwan sa laing kalibutan. Pero God has better plans for my papa. Kay katong 2017 nga na first na stroke siya for the first time, dili naman good siya katingog. Ang iyahang life turned 360 good kay sa una ang papa bisag hinumunto, mga pinapinagin po to siya ang mga tabi. Ginagmay, unang na. Pero katong na stroke na yun siya, dili naman din siya magawa sa balay. Unya, ako siyang gipahatagan ng physical therapy 3 times a week. Dili naman din siya mo appeal kay. Wala na, depressed kayo, lisod kayo ang tao, mga imong kontra, imong kaugalingon. Down kayo ang moral sa mga mahal. Bisag kung saan pag yun ako siya o encourage. Ang buto na pagka 2020, nakaduhaan pag yun siya o stroke. Ganun na, muna dito ni kuha niya Idris Kalibutan. Wala akong nakauli anak kay pandemic ko niya. At the time po, akong papa na ICU, gulang yung kapin. Dako kayo gasto man. So, ako una-una, I was holding on, unta nga nga akong papa, tagaan pa sa Lino, o blind chance. Kay, I was hoping na unta, makaulit pa ko, makaspend time pa ko sa akong papa. Pero, ang Ginoo man yun mo ay maantigo, siya man yun ang mahatag sa kumunsay, dapat nato ang mga tao. So, moto na, nawala ang akong papa. At the time po, si Ibib, nagkasakit po si Ellison, so moto na, I had to stay there and make money para makahatag ko sa akong pamilya. Anyway, bisan pa man nga wala ng among papa, it's both sad and beautiful, okay? Katong time nga, kani po, ako po nang i-credit ng story kaya wala makakita, wala ilan nag-video. Dito sa kong Auntie Lisa Amora, imahod na siya ni papa. Si Auntie Lisa, nakuusad mi kaayo o pasalamat tungkol kay katong nga tayo nga si Papa masakiton, sige po taon siya o gato sa amung tabang di ni mama nga, magkabantay po sa among papa. So, kining account, ingon siya nga. At the time ko nung si Papa nagtinya na, si mama was able to make him feel nga love gihapon kaayo niya siya kay.
Amen.